masahe, pinakamababa na po yung 100 peso sa isang araw. Kaya po anong trabaho, kahit po hindi na po yung nilinya ng pinag-aralan ko, pinapasukan ko na eh para lang makakuha ng trabaho, kahit pansamantala. Pero sabi ni Secretary Patricia Santo Tomas ng Department of Labor, hindi raw totoo na walang trabahong pwedeng pasukan. Kung titingnan mo ang statistika ng National Statistics Office, makikita mo na bagamat tumaas ang unemployment, hindi ibig sabihin ito ay walang trabahong na-create. We still created, in the first quarter of the year, 87,000 more jobs than last year. Pero ito ay hindi sapat doon sa pumasok na nasa labor force na 217,000. Paano nga ba magkakasa ang 80,000 trabaho para sa mahigit na 400,000 fresh graduates natin ngayong taon? Di pa kasali dyan ang mga na-retrench, ang mga contractuals so na naghahanap pa rin ng trabaho. Si Michael Navarro, 24 na taong gulang. Dati, went to the opening still. Si Kyle Gianan, isang call center representative. Naguturo siya ng tamang pakikipag-usap ng Ingles. Teach you American accent, well, the right grammar, how to talk, and how to do things. Graduate siya ng banking and finance sa De La Salle University. Yeah, actually, I was thinking of banking nung simula, but then saturated na for me, I think. And then that time, yung call center, siguro apat pa lang. So I was very lucky to be part nung one of the first few call centers. Financially, it's offering a lot more compensation, talagang almost twice the price that they offer sa banks. Ito ang Itelecare, ang pinakamalaking Philippine-based call center sa Asia ngayon. Mayroon silang mahigit 4,000 empleyado, nasasabing ang call center o mga contact center. Hindi ba pa sa 2% ng bilang ng mga gumagraduate kada taon ang kanilang napupunuan? Pero sa kabila nito, hindi pa ito nakakasapat. A lot, yeah, a lot. Siguro mga 200, 500. But then, as I said, only 3% make it out of 100%. So, ganun ka hirap pumasok sa call center now.